Kumusta mga brad? Pag-usapan natin si Juan Luna, na kapatid ni General Antonio Luna. Alamin natin kung bakit nga ba napaslang ni Juan ang kanyang asawa at biyenan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Juan Luna ay kapatid ni General Antonio Luna. Kung si Antonio Luna ay kilala sa pagiging scientist at pagiging mahusay nitong general, si Juan Luna naman ay kilalang mahusay na pintor. Bagamat magkaiba sila ng larangan tinahak, ay may isang bagay naman na magkapareha sa magkapatid na ito. At ito ay ang pagkamainitin ng ulo. Si General Luna ay kilala na mainitin ng ulo, lalo na kapag sablay o hindi sumusunod yung mga sundalo niya. Ang trademark nga na ginagawa niya ay ang pananampal. Maging si Felipe Buencamino na isa sa gabinete ni Aguinaldo ay nakatikim ng lumalagablab na sampal ni General Luna. Sobrang disiplinadong general nito at sobrang higpit sa mga sundalo niya. Tulad sa nabanggit ko sa nakaraan kong video, naging patunay sa kanyang pagiging mahigpit ang isang dokumento na tinatawag na Artikulo 1 na ang sino mang hindi susunod sa utos sa punong general ay tatanggalan ng ranggo at ipapapatay ng walang paglilitis sa hukumang militar. Pero alam nyo ba na itong si Juan Luna ay may issue rin sa pagiging mainitin ng ulo? Ito ay noong napaslang niya ang kanyang asawa at biyanan dahil sa sobrang selos. Pero bago yan, kilalanin pa natin si Juan Luna. Si Juan Luna ay kilala na isang mahusay na pintor. Katunayan, pinataob niya ang mga mahusay na pintor sa Europa sa naganap na Exposition Nacional de Bellas Artes na isang kompetisyon noong 1884 sa Madrid, Spain. Nanalo si Juan Luna ng gintong medalya. Ang kanyang ipininta na nagpanalo sa kanya ay ang sikat na spoliarium. Ang spoliarium ay isang Latin word na basement na kung saan dito dinadala ang mga namamatay na gladiator. Iginuwit ito ni Juan Luna sa canvas at naglaan ng 8 buwan bago matapos ito. May sukat itong 4.2 meters by 7.7 meters at itinuturing ng pinakamalaking painting sa buong Pilipinas. Napabilib talaga ang mga taga-Europa kay Juan Luna dahil hindi nila inaasahan na may mga angking galing pala pagdating sa arts ang mga itinuturing nilang indyo. Naging kilala si Juan. Katunayan, naging kaibigan nga ito ng hari ng Espanya na si King Alfonso XII. Marami pa ito ipininta na nagpanalo sa kanya ng gintong medalya. Napakalaking achievement na ito para sa mga Pinoy noon. Sobrang talented talaga ni Juan Luna pagdating sa pagpipinta. Ang Luna Brothers ay nagmula sa may kaya na pamilya sa Ilocos. Si Juan Luna ay mahilig na talaga ito mag-drawing bata pa lang. Katunayan, drinawing nga nito yung sarili niyang mukha sa pamamagitan lang ng pagtingin sa salamin. Nung nasa Madrid ang magkapatid na Luna, hindi basta-basta ang mga tropa pips nila rito. Dahil mga sikat, matatalino at may kaya rin na Pilipino tulad nila Marcelo H. Del Pilar, Pedro Paterno, Graciano Lopez Aina at syempre si Jose Rizal. Sabi nga ang henerasyon nila ang namumukod-tangi dahil sa kanila nagsimula ang henerasyon ng mga bayani. Ang magkapatid na Luna, bagamat masasabi nating parehas na genius, si Antonio Luna sa pagkikipagdigma at si Juan Luna ay sa pagpipinta, ang isa sa problema ng magkapatid ay ang pasensya. Dahil sa init ng ulo, nabahira ng trahedya ang pangalan ni Juan Luna. Noong September 1892, nasangkot si Juan Luna sa malagim na krimen. Ito ay nung nabaril niya ang kanyang asawa na si Paz Pardo de Tavera noong nasa Pransya sila kasama ang kanyang biyanan. Ang kanyang asawa at biyanan parehas deads habang ang kanyang bayaw ay sugatan. Bakit niya nga ba nagawa yun? Ito ay noong nahuli niya sa akto ang kanyang asawa na nangangaliwa at may kalaguyong Pranses. Tapos itong asawa niya ay gusto nang may paghiwalay kay Juan. So itong si Juan ay sinubukan pang isalba ang kanilang relasyon alang-alang sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga anak. Katunayan, inaya na nga ni Juan ang kanyang asawa na umuwi na sila ng Maynila para makaiwas sa mga ganitong pangyayari at hindi na maulit. E kaso sa pangalawang pagkakataon, nahuli na naman ni Juan Luna ang kanyang asawa.
So kinumpronta niya ito. Nagtalo ang mag-asawa, nag-walk out si Paz at naggulong sa kwarto. Dito lalong nag-init ang ulo ni Juan. Ginawa ni Juan, pinagbabaril niya ang pinto ng kwarto. Eh saktong nasa likuran ng pinto ang kanyang asawa, Benan at kanyang bayaw. Tinamaan ng tatlo ng baril, pero mas napuruan ang kanyang asawa at Benan. Ang kanyang bayaw ay nakasurvive. Inaresto si Juan at nilitis sa Paris. Sa mismong paglilitis, dinailan ni Juan na nung time na yon, nawala siya sa sarili at nabaliw dahil sa matinding selos. Sa uli, naabswelto si Juan dahil ayon sa judge, ang nangyari ay crime with passion at hindi ito kinikilalang krimen sa Europa noon. Ganon ka-genius itong si Juan. Ito ang dahilan kaya nakauwi pa si Juan Luna sa Pilipinas at nakasama pa sa Philippine Revolution. Kasama niyang umuwi sa Pilipinas ang kanyang kapatid na si Antonio Luna. Pagkadating, agad na dinakip ang dalawang magkapatid dahil sa paratang na rebelyon. Eh di ba nga may organisasyon ng magkapatid na ito kasama si Rizal na tinawag na La Solidaridad. Sila yung mga sumusulat ng propaganda sa dyaryo laban sa mga Kastila. So kaya inuli sila pag uwi nila sa Pinas. Pero nakalaya rin naman sila. Naging bahagi ng gabinete ni Aguinaldo si General Antonio Luna at itinalaga bilang Director of War. Habang si Juan naman ay bumalik sa Europa at naging bahagi ng delegasyon para sa pagpapakilala sa bagong republika sa ibang bansa. Nang umuwi sa Pilipinas si Juan Luna, dito niya nabalitaan ang ginawang pagpaslang sa kanyang kapatid na General Antonio Luna na nasawi hindi sa kamay ng mga kalabang banyaga, kundi sa kamay ng kapwa Pilipino. Nagpunta sa Hong Kong si Juan Luna at dito na binawian ng buhay noong December 7, 1899 dahil sa sakit sa puso at dito na mismo siya sa Hong Kong inilibing. Noong 1920, pinahukay ito ng kanyang anak na si Andres Luna at dinala ang abo nito sa kanyang bahay sa Maynila. Matapos naman ang pagkamatay ni Andres Luna, trinansfer ang abo ng kanyang ama na si Juan Luna sa simbahan ng San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Sa ating kasaysayan, ang magkapatid na Luna ay ilan lang sa mga Pilipino at maituturing na tunay na bayani na nagmalasakit at tunay na naipaglaban sa ating bansa. Katunayan, sobrang kinamuian nga nilang mga traidor na kababayan natin. Kilala nyo na siguro kung sino-sino yon. Ito yung mga mas pinili pang magsilbi sa mga kaaway na Kastila at Amerikano kesa pagsilbihan at ipaglaban ang ating inang bayan. Meron pa nga nagsilbi pa sa hapon. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang na komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.